Hello Miracle Friends! In this video, maishashare po akong simple project na pwedeng gawin ng mga nanay, ng mga ate, tita sa bahay. Kung meron po kayong baso na hindi na ginagamit sa bahay, I'm sure may mga extra kayong baso dyan, pwede natin silang gawing candle holder, pwede rin pencil holder, pwede din lagayan ng mga kutsara o kahit anik-anik na. So, meron po tayo ng baso. Tapos, meron po akong ginawa ditong maliit na paso. Pwede pong yung mga white cement or kahit ordinaryong cement. Makakagawa po kayo basta meron lang kayong molder. Okay, so ito na po yung nagawa ko. Ngayon, meron po tayo ditong pang color acrylic paint. Ito po ay metallic na silver. Tapos brush. Yan. Okay, meron din po tayo itong glitters. So, pinili ko po yung silver. And then, kailangan din natin ng glue. Yung ating paint plate. Kung meron po kayong artificial flowers, mga leaves, pwede po natin gamitin. I-recycle po natin sila. So, ito, dalawang piraso po ng dahon ng kawayan. Plastic lang po ito. And then, meron po tayong flower pang design. And then, meron po ako ditong kinuhang kawayan. So, tapos lalagariin po natin sila. Puputol-putulin po natin ito. Meron din tayong glue stick at saka ito pong lighter. Okay? So, una kong gagawin ay puputulin ko po muna itong kawayan. Start na po natin putulin yung kawayan. Kasing taas po ito nung baso. Okay. Okay. So, papantay lang po natin siya dito. And then, putulin din natin ito. Okay, tapos na. Nakagawa tayo ng apat. Okay, friends. So, ngayon naman, pipinturahan natin itong maliit na pot or paso. Kuha, ang napili ko ay itong silver. So, ito, lagyan natin ng konting tubig. So, friends, ay metallic silver. Ganda. Patuyin na natin. Okay, friends, so ngayon naman, ididikit na natin itong ating mga dahon dito sa ating pinutol na kawayan. Okay? So, hindi na ako gagamit ng glue gun. So, pero kung may glue gun kayo, mas okay. Kaya lang, okay na ito sa akin. Kasi, parang mas nakakatipid ako pagka dito kong ginagamit. Yan. In lang natin. Yan. Okay? And then, itutusok na natin siya dito. Yan. So, papatayuin natin sila. Ayan. Okay. So, ngayon, lalagyan na natin ng glitter to. Medyo natuyo na yung, ano niya, pintura. So, kukuha tayo ng konting glue. Actually, pwede natin yun dito. Medyo kalat-kalat natin. Okay, tapos saka natin siya dito na. Buka na. Okay, so okay na yan. Konting ano lang. Medyo simplihan lang natin. Okay, next. Itatayo na natin yung ating kawayan.
kung ano lang yung kailangan ko, yun lang. So, ito. Okay. So, next. Dami. Ito friends, so yung ano patungan ng cake na naubos na, pwede huwag mo itapon kasi magagamit mo siya para sa mga arts-arts mo. Okay. Tapos friends, pagka naidikit na natin sila, lagyan natin sila nitong maliliit na bato. Ayan. Okay. Tapos, ito naman. Pwede ito sa kung natin dyan. Ayan. Hello friends. Ayan. And then, pwede na natin silang idikit. Ididikit natin siya dyan. Idikit natin siya dito. Medyo okay na siya. Diba? Diba? Ngayon friends, pwede natin siyang pwede natin kung ano-ano nang gawin natin sa kanya. Ayan. Diba? So, yan. Pwede natin siyang lagayan ng mga ball pen. O, diba? Ball pen, colored pencils, kahit ano. Ayan, yung mga tools nyo, mga pang-arts, etc. Diba? Or pwede rin actually kutsara. Kutsara, tinidor, ganun. O, diba? Or kaya pwede naman din siya sa altar nyo. Diba? Gawin nyo, ilagay nyo siya sa altar nyo. Pwede naman na lalagyan nyo siya nito. Mga bato-bato. Tapos, pearls. Ayan. And then, yan. Candle holder na siya. Diba? Tignan natin. Hello, friends. Ayan, friends. O, diba? Talagang ganda na niya sa gitna ng piano.